Good day and welcome to this discussion on ways to improve business practices guided by Filipino values. As we all know, culture plays a significant role in shaping how we conduct business, and the Philippines is a country rich in values that are integral to its people's way of life. Today, we will explore how incorporating these values into our business practices can lead to greater success and a positive impact on the community. So let us delve deeper into this topic and discover the insights that can help us enhance our business practices while staying true to our Filipino identity. Magandang araw at maligayang pagdating sa talakayang ito sa mga paraan upang mapabuti ang mga kasanayan sa negosyo na ginagabayan ng mga pagpapahalagang Pilipino. Tulad ng alam nating lahat, malaki ang papel na ginagampanan ng kultura sa paghubog kung paano tayo magnegosyo, at ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa mga pagpapahalaga na mahalaga sa pamumuhay ng mga tao. Ngayon, tutuklasin natin kung paano maaaring humantong sa mas malaking tagumpay at positibong epekto sa komunidad ang pagsasama ng mga halagang ito sa ating mga kasanayan sa negosyo. Kaya't suriin natin ang mas malalim ang paksang ito at tuklasin ang mga insight na makakatulong sa atin na mapahusay ang ating mga kasanayan sa negosyo habang nananatiling tapat sa ating pagkakakilanlang Pilipino. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Business practices are influenced by a variety of factors, including cultural values and beliefs. Ang mga kasanayan sa negosyo ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga kultural na halaga at paniniwala. In the Philippines, there are several values and philosophies that guide the way people conduct business. Sa Pilipinas, mayroong ilang mga pagpapahalaga at pilosopiya na gumagabay sa paraan ng pagsasagawa ng negosyo ng mga tao. In this presentation, we will explore ways to improve business practices guided by certain Filipino values and belief systems. Sa pagtatanghal na ito, tutuklasin natin ang mga paraan upang mapabuti ang mga gawi sa negosyo na ginagabayan ng ilang mga pagpapahalaga at sistema ng paniniwala ng mga Pilipino. Bayanihan, this Filipino value emphasizes the spirit of communal unity and cooperation. In the context of business, this means fostering a culture of teamwork and collaboration. Business owners can encourage their employees to work together towards common goals, recognize and reward collective efforts, and provide opportunities for team-building activities. Bayanihan, itong pagpapahalagang Pilipino ay nagbibigay diin sa diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad. Sa konteksto ng negosyo, nangangahulugan ito ng pagpapaunlad ng kultura ng pagtutulungan at pagtutulungan. Maaaring hikayatin ng mga may-ari ng negosyo ang kanilang mga empleyado na magtulungan tungo sa mga karaniwang layunin, kilalanin at gantimpalaan ang mga sama-samang pagsisikap, at magbigay ng mga pagkakataon para sa mga aktibidad sa pagbuo ng pangkat. Malasakit, this value encompasses the concept of genuine care and concern for others. In business, this means prioritizing the welfare of employees, customers, and stakeholders. Business owners can show malasakit by providing fair compensation and benefits, creating a safe and healthy working environment, and implementing policies that promote work-life balance. Malasakit, ang halagang ito ay sumasaklaw sa konsepto ng tunay na pangangalaga at pagmamalasakit sa iba. Sa negosyo, nangangahulugan ito ng pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga empleyado, customer, at stakeholder. Ang mga may-ari ng negosyo ay maaaring magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng patas na kabayaran at mga benepisyo, paglikha ng isang ligtas at malusog na kapaligiran sa pagtatrabaho, at pagpapatupad ng mga patakaran na nagtataguyod ng balanse sa buhay-trabaho. Pagkakaisa, this value emphasizes the importance of solidarity and unity in achieving shared goals. In business, this means promoting inclusivity and diversity, and valuing the contributions of all employees. Business owners can foster pagkakaisa by creating a workplace that is welcoming and respectful to people of all backgrounds, and providing opportunities for professional development and growth. Pagkakaisa, binibigyang diin ng halagang ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakaisa sa paggamit ng mga layuning pinagsasaluhan. Sa negosyo, nangangahulugan ito ng pagtataguyod ng inclusivity at pagkakaiba-iba, at pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng lahat ng empleyado. Maaaring pasiglahin ng mga may-ari ng negosyo ang pagkakaisa sa pamamagitan ng paglikha ng isang lugar ng trabaho na malugod at magalang sa mga tao sa lahat ng pinagmulan, at pagbibigay ng mga pagkakataon para sa propesyonal na pagunlad at paglago. Lakbay diwa, this Filipino philosophy emphasizes the value of experience and learning through travel and exploration.
In business, this means embracing innovation and seeking out new opportunities for growth and development. Business owners can apply this philosophy by being open to new ideas and approaches, and investing in research and development to stay ahead of the competition. Lakbay diwa, ang pilosopiyang Pilipinong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng karanasan at pagkatuto sa pamamagitan ng paglalakbay at paggalugad. Sa negosyo, nangangahulugan ito ng pagyakap sa pagbabago at paghahanap ng mga bagong pagkakataon para sa paglago at pagunlad. Maaaring ilapat ng mga may-ari ng negosyo ang pilosopiyang ito sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga bagong ideya at diskarte, at pamumuhunan sa pananaliksik at pagunlad upang manatiling nangunguna sa kompetisyon. Majes, this Jesuit value emphasizes the pursuit of excellence and the continuous striving for improvement. In business, this means setting high standards and constantly seeking ways to improve products and services. Business owners can demonstrate modest by investing in employee training and development, adopting new technologies and processes, and continually soliciting feedback from customers and stakeholders. Modest, ang pagpapahalagang ito ng Heswita ay binibigyang diin ang paghahangad ng kahusayan at ang patuloy na pagsusumikap para sa pagpapabuti. Sa negosyo, nangangahulugan ito ng pagtatakda ng matataas na pamantayan at patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang mga produkto at serbisyo. Maaaring ipakita ng mga may-ari ng negosyo ang modest sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pagsasanay at pagpapaunlad ng empleyado, paggamit ng mga bagong teknolohiya at proseso, at patuloy na paghingi ng feedback mula sa mga customer at stakeholder. Business practices can be improved by aligning them with certain Filipino values and belief systems. Mapapabuti ang mga kasanayan sa negosyo sa pamamagitan ng paghahanay sa mga ito sa ilang partikular na halaga at sistema ng paniniwala ng mga Pilipino. Bayanihan, malasakit, pagkakaisa, lakbay diwa, and modest are just a few examples of values that can guide business practices. Bayanihan, malasakit, pagkakaisa, lakbay diwa, at modest ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga pagpapahalaga na maaaring gabayan ang mga gawi sa negosyo. By embracing these values, businesses can create a positive impact on society and build a strong foundation for long-term success. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga halagang ito, ang mga negosyo ay maaaring lumikha ng isang positibong epekto sa lipunan at bumuo ng isang matibay na pundasyon para sa pangmatagalang tagumpay. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I sincerely hope you enjoyed and found value. I trust that you have gained new knowledge and insights that can help you in your personal and professional growth. If you found this video helpful, please show your support by giving it a thumbs up and sharing it with your friends and colleagues who may also benefit from it. Your feedback is important to us. If you have any comments, questions, or suggestions on how we can improve our future videos, please don't hesitate to leave a message in the comment section below. Thank you very much for taking the time to watch my videos. I appreciate your support and engagement in this community. I look forward to meeting you again in my next video, where we can continue to learn and grow together. May you always be blessed with success and happiness in all your endeavors. Best regards, Teach Lumaban, the Teach Lumaban YouTube channel.